Dito sa mga nasabing lugar o teritoryo ng Pilipinas, idineploy mismo ng China ang kanilang barko na Hayun 173 kung saan ang pangunahing gamit ng barko ay maglagay at mag-alis ng boya sa mga karagatan. Matapos itong mamataan ng PCG na papasok pa lang sa Spratly Island, ay agad naman itong nirespondihan ng malalaking barko ng Pilipinas at hinarang ng BRP Malapascua, isang multi-role vessel ng PCG na mismong binili pa natin sa bansang Japan. Tama lang na ginawa yun ng, ano, no, ng ating Philippine Coast Guard, mga utol. Ang masakit dito, balak nilang alisin ang ating mga boya. So gumaya na sila, naglagay sila ng boya, naglagay talaga mga utol, ha? Naglagay sila ng mga boya doon sa kanilang hindi naman teritoryo, yung teritoryong kanilang inaangkin dyan sa Spratly Island na pag-aari natin mga utol. And para patotohanan itong report na ito, tingnan natin ang ilan sa mga report na aking nakita. So ito'y mula sa South China Morning Post. Ayan, no? Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin, alamin natin. Para sa akin mga utol, parang medyo nakakatawa at parang tanga ito naging hakbang ng China. Ito'y pagkatapos na maglagay ng Philippine Coast Guard ng mga sovereign markers o yung mga buwis sa ating mga teritoryo dyan sa West Philippine Sea. O, sa mga hindi nakakaalam, naglagay po ang Philippine Coast Guard ng mga buwis sa ating mga teritoryo. Okay? Nagdagdag ng 5. Dating may 5 na, so 10 na. At magdadagdag pa di umano ang Philippine Coast Guard. Ngunit eto, ginaya po ito ng China. Naglagay rin sila ng buwis o sovereign markers. Gaya-gaya talaga. Sa kanilang tinatawag na teritoryo, pero hindi po nila pag-aari yung nilalagyan nila na yun. So, ayun mga utol, ito'y mula kay RC Learns. Okay? Subscribe niya mga utol. At mamaya, ika-countercheck natin kung may katotohanan nga ba talagang naglagay yung China ng mga buwis din dyan sa West Philippine Sea. So, nagkahabulan sa Spratly Island, barko ng China, maglalagay rin at aalisin pa ang boya ng Philippine Coast Guard. So, game na mga utol! China, nahuli ng PCG na maglalagay rin ng mga boya sa Spratly Island at plano rin di umano na alisin ang mga boya na nailagay na ng Pilipinas. Noong nakaraang linggo lang, matapos ibalita sa atin ng PCG na naglagay ito ng 5 karagdagang mga boya na may marka ng watawat ng Pilipinas sa mga karagatang nasasakupan ng ating teritoryo sa West Philippine Sea. Inihayag naman ng mga observer sa social media na kanilang namataan ng isang barko ng China na Hayun 173 na idineploy ito ng China sa Spratly Island sa West Philippine Sea. Ayan mga utol, no? Actual footage ito, no? Na naglalagay itong China, so halos hindi na natin kailangan i-countercheck kung totoo nga ba. Pero ayon sa aking mga nabasa, meron talagang inilagay. Ano yung naisip ko? No? Anong gusto nilang palabasin? Ang masakit nito, naglalagay sila doon sa hindi naman nila teritoryo. At aalisin yung mga nilagay natin. Ha? Yun ang matindi doon. Tuloy na natin. Ang nasabing barko ng China ay may dalang mga boya kung saan ginagamit rin ng China sa paglalagay at pag-aalis ng mga boya sa karagatan. Mm. Ito rin ay maaaring magsagawa ng mga pagpapatrolya at pag-inspeksyon na rin sa mga karagatan na nasasakupan nito. Ang Chinese Hayun 173 ay halos kaparehas rin ng barko ng Pilipinas na BRP Corregidor na isa sa mga barko na ginagamit ng ating bansa sa paglalagay ng mga boya sa ating karagatang nasasakupan katulad ng Patag Island, Balagtas Reef, Panata Island, Kota Island at Julian Felipe Reef. Dito sa mga nasabing lugar o teritoryo ng Pilipinas, idineploy mismo ng China ang kanilang barko na Hayun 173 kung saan ang pangunahing gamit ng barko ay maglagay at mag-alis ng boya sa mga karagatan.
Matapos itong mamataan ng PCG na papasok pa lang sa Spratly Island, ay agad naman itong nirespondehan ng malalaking barko ng Pilipinas at hinarang ng BRP Malapascua, isang multi-role vessel ng PCG na mismong binili pa natin sa bansang Japan. Tama lang na ginawa yun ng ating Philippine Coast Guard, mga utol. Ang masakit dito, balak nilang alisin ang ating mga boya. So gumaya na sila, naglagay sila ng boya, naglagay talaga mga utol ha. Naglagay sila ng mga boya doon sa kanilang hindi naman teritoryo, yung teritoryong kanilang inaangkin dyan sa Spratly Island na pag-aari natin mga utol. And para patotohanan itong report na ito, tingnan natin ang ilan sa mga report na aking nakita. So ito'y mula sa South China Morning Post. Ayan, China installs buoys in disputed Spratly Islands for safety of navigation. China follows move by the Philippines to deploy the floating markers near reefs and in the contested waters. Okay, hanggang ngayon ang tawag nila doon sa lugar dyan sa Spratly Island contested waters. Pero ito po ay nahusgahan na ng international law na pag-aari natin yon, yung inaagaw na yan ng China mga utol. Basta isa lang ang sigurado na gumaya itong China na paglalagay rin ng buwi. Ano kayang gusto nilang palabasin no mga utol? Okay? Several countries in the region have attempted to assert administrative control to strengthen their claims. Okay? So hindi lang naman sa totoo lang yung kabuuan ng Spratly Islands hindi lang naman sa atin. Okay? So more or less mga 70 to 80% ang meron tayo doon. Pero ang ilan doon, yung mga reef ay inagaw na ng China at nilagyan nila ng artificial islands. Okay mga utol, ayan mga utol oh. So naglagay sila ng buwi dyan. So basahin lang natin. China placed at least 3 new lights buoys in the disputed waters of the South China Sea following similar deployments by the Philippines 2 weeks ago. So ginaya lang nila tayo. The light buoys were installed near Irving Reef, Whitsun Reef and Gavin Reef. Pero may etong mga reef na tawag nila may tawag tayo diyan. So the Spratly area to ensure the safety of navigation and maritime operations. The Chinese Ministry of Transport announced on its official social media account on Wednesday. So talagang naglagay na po ang China ng kanilang mga buwi din dyan sa West Philippine Sea. So anong masasabi nyo dyan sa aksyon na yan na ginawa ng China? Okay, natatawa sa kanila mga utol no. So ituloy na natin tong featured video natin na mula kay RC Learns. Lumapit ang barko ng Pilipinas sa barko ng China mula 50 kilometro hanggang 5 kilometro at tuluyang hinarang ang barko ng China. Matagumpay namang umalis papalayo ang Haiyun 173 ng China at hinabol pa ito ng PCG, ngunit ito ay nagmatigas pa rin na halos umiikot lang sa karagatan ng Pilipinas. Nagbabala naman ng Pilipinas sa China na huwag umanong susubukan na alisin ang mga boya na inilagay ng PCG sa karagatan kung saan tayo mismo ang may karapatan. Dahil haharapin umano ng China ang kasong serious repercussions at mananagot sa batas lokal ng Pilipinas. Palagay nyo ba mga utol, pag inalis ng Chinese Coast Guard o ng China yung mga buwi na nilagay natin o yung mga sovereign markers natin dyan sa West Philippine Sea, ano ang mangyayari pag inalis ito ng China? Ha? Magre-retaliate ba tayo? O mauuwi na naman sa usapan hanggang loko-lokohin na naman tayo ng mga Chekwa na yan? Ano sa palagay nyo, mga utol? Anong pinakamagandang aksyon kung sakaling... tingin nyo ang pinakamagandang aksyon ng ating gobyerno kung sakali na alisin ng Chinese Coast Guard yung mga buwis na nilagay natin dyan sa ating mga teritoryo? Pakicomment dyan, mga utol, at ituloy na natin tong video. Sa kasalukuyan ay patuloy na sinusundan ng BRP Malapascua ang Chinese Haiyun 173 sa West Philippine Sea. Nangako naman ang PCG na hindi nila lulubayan ang barko ng China hanggat hindi ito umaalis sa ating teritoryo. Okay mga utol,
Hanggang doon lang muna, ito'y mula kay RC Learns. Napakahalaga nito sa atin, no? Nakakatuwa na nalalaman natin yung mga movement, no? Yung mga hakbangin nitong Chinese Coast Guard. Siyempre utos ito mula sa kanilang kataas-taas ang gobyerno. Panay talaga yung ano nila, eh, no? Yung mga galawan nila parang desperado na, eh. Alam nila anytime soon pwede na silang mapaalis dyan sa inaagaw nilang teritoryo natin, mga utol. Pero kailangan ko ang inyong komento dito. Pa-comment na lang kung anong magandang gagawin ng ating gobyerno kung sakali man na alisin nga talaga ng mga Chinese Coast Guard ang ating mga sovereign markers, mga utol. Pa-comment na lang, pa-like ng video. Marami-marami salamat sa iyo, RC Learns. Marami salamat sa inyo, mga utol. Muli ako si Target Akilis, in behalf of the Real South Pride Production. Ako ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless, at saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.